Yo, what's up mga Puff? It's me, James Puff. At ngayon sa video na to, ang pag-uusapan natin ay isang pod na nanggaling sa Kuga Hit. Yun ay ang Dragunov. So, pindadal na sa akin to para gawin ng review dito sa channel natin. Pero bago natin simulan tong video na to, promote ko lang yung second channel ko, James Puff Vlogs. Diyan ako nag-upload ng mga videos ko dito sa Japan. And pwede nyo na rin ako i-follow sa TikTok. Search nyo lang is James Puff. Lahat ng link is nandyan sa description box. Okay, so quick specs lang muna tayo sa device natin. So, ang Dragunov is merong 580mAh battery capacity. Built-in siya mga ipuff. Then, pagdating na sa pad is refillable pad siya. Ang mismong maintenance natin is yung mismong pad dahil hindi napapalitan yung coil natin dyan sa ilalim. So, isang cloud check muna tayo bago tayo mag-unbox. Alright, so ito na kayong box ng ating Dragunov Pod by Kuga Hit. So, pangatlong device na to na nanggaling dito sa box na to mga ipuff. Palagay ko talaga mas maganda kung pinadala na lang nila ako ng separate boxes bawat device. Anyway, ito nga, limited edition box ang meron tayo. So, open na natin siya. At marami sa inyo ang nakakita na nito. Ito. Then, meron tayong magazine dyan kung saan nakalagay dito lahat ng mga device na meron dito sa limited box na to. Then, pag-open natin na yan, nalagawan na natin ang video. Itong shells and yung knight. So, dito nga sa video na to mga ipuff, pag-uusapan natin is itong Dragunov na isang open pad system na mayroong dial dito sa mga side na to. So, babalikan natin yan mamaya. And dito yung mga natirang devices. Wala pa kami na pag-uusapan ng Kuga Hit kung ano yung isusunod ko. And itong dalawa yun, natitirang pad na lang. Then, itong dalawa na to is H&B devices. So, hindi to mga vape. So, ngayon balik tayo dito sa device natin mga ipuff, sa Dragunov Pod. So, since limited box nga itong nandito mga ipuff, wala yung mga accessories niya. Pero expect na lang rin natin, palagay ko meron naman to. Halimbawa sa retail packaging niya, meron siya kasamang USB cable, syempre user manual niyang sarili. And pagdating naman sa pod, hindi ko alam kung ilan yung kasama sa retail packaging niya. Alright, so yung device natin is merong 580mAh battery capacity. Built-in siya mga ipuff. Then dito sa may side na to, ayan, makita natin, plain lang tayo. Meron tayong mga onting kanto dito sa may side na to. Then dito sa may gilid naman niya, meron tayong makita ditong air holes. Dito sa may baba, ayan, merong color white. Ayan yung LED light indicator natin. Umiilaw siya tuwing nagpa-puff tayo. Then sa may kabilang side naman mga ipuff, ganun ulit, halos plain lang talaga. Meron tayong dito nakalagay na kuga sa may baba. Then dito sa may side na to, meron ulit tayong air holes dyan. Then yung dial nga natin para sa power niya. So, makikita naman natin dyan, meron negative and positive. So, syempre, i-dial natin siya pababa kung pababa ng wattage. So, yung pinaka-minimum niya is 13 watts up to 18 watts. Then dito sa may side na to mga ipuff, ewan ko lang makikita sa camera ko, meron siyang mga number. Ayan, number 5, 6, yun yung pinakamataas niya. Then pag binaba natin siya ng todo, meron tayong number 1. Basta yung pinakalis or pinakamababa niya mga ipuff is 13 watts. Then ang maximum niya pagka na number 6 yan is 18 watts. Yung voltage niya is 3.2 to 4.2 volts. Then yung body ng mismong device natin is made of aluminum alloy. Then dito sa may baba yung USB port natin. Type-C siya mga ipuff. Ngayon punta naman tayo dito sa may pad natin. So para tanggalin yung pad, hihilahin lang natin siya palabas. Then makita na natin dito sa may side ng device natin, kung nakikita na maayos, ayan. Meron tayo doon yung contacts natin, negative and positive. Then nakaikot doon sa contacts natin is magnet. Then meron doon parang maliit na butas. So yan yung nag-a-activate para sa auto draw natin. Dahil wala tayong makitang firing button dito mga ipuff, di natin siya ma-off, di natin siya ma-on, wala siyang ganon. So automatic lang yan, basta sinipsip mo siya or nag-draw ka sa kanya, magpa-fire na siya. Then dito naman sa may side ng pad natin, ayan yung contacts natin, negative and positive. Then merong resistance ang coil natin sa loob na 1.2 ohm. So paalala ko lang mga ipuff, ang buong pinapalitan dito is etong pad dahil hindi natin nare-remove yung coil natin sa loob. Then mesh coil din yan, kantal mesh coil. Dito sa may side na to mga ipuff, meron tayong arrow papunta sa fill port natin. So i-open lang natin yan. Then pag open natin yan, diretso na yan dito sa loob ng pad natin. Eh medyo may kalakihan yung butas niya, kaya di tayo mahihirapan mag-refill sa kanya. So dito naman sa bandang taas ng pad natin, eh medyo mahaba siya, see-through yan. So makikita pa rin natin yung juice natin sa loob kung meron pa. Then ito yung pinaka-mouthpiece natin, eh manipis lang siya, kaya palagay ko komportable talaga to gamitin. Pag ibabalik natin siya, ayan, medyo may magnetic siya, pero hindi pa yun ganun kalakas. Ipupush mo siya.
Then maglalak na siya dyan sa loob at hindi yan basta-basta malalaglag. So yung capacity ng pad natin mga ipa is 2 to 3 ml ng e-liquid. Yun yung nakalagay sa manual nila. So ipapakita ko na lang rin pati makita nyo yung ibang mga color na available sa kanya. So ayun yung nakalagay sa tank capacity natin, 2 ml or 3 ml. Then ito yung ibang available na color sa kanya. So meron may pag-green din, silver. So ganun lang kasimple itong device na ito mga ipa. Ibabalik ko na sa akin yung camera para sa iba pa mga detalye tungkol dito sa Dragon of by Kuga Heat. Alright, so yun mga ipuff, nakita nyo na unboxing natin and yung specifications niya. So, hindi ko pa sure mga ipuff kung minamarket na to sa atin, itong brand na Kuga Heat. Since ngayon ko lang siya nagawa ng review, I mean, pangatlong video ko na para sa Kuga Heat, pero bago tong brand na to para sa akin. And yun, para na lang malaman yung mga details kung saan siya mabibili at kung magkano siya, ilike nyo na lang yung Facebook page ng Kuga Heat and maaari kayo mag-inquire sa kanila para sa mga detalye. Okay, so punta na tayo dito sa mga nagustuhan ko sa device na to. So una, sa design sa kanyang mga ipuff, napaka-simple lang kung mapapansin nyo. Walang masyadong kakaiba sa kanya bukod dito sa may dial natin dito sa may side. Okay, so pagdating dito sa power adjustment niya mga ipuff, nagustuhan ko yan kasi talagang nagkakaroon ng adjustment talaga siya sa power kasi merong mga pad na halimbawa merong adjustment man pero hindi mo ganun mararamdaman yung pinagkaiba nung pinakamababa dun sa pinakamalakas. Pero dito, yung 13 watt niya dun sa 18 watt na maximum niya is talagang makikita, mararamdaman natin yung pinagkaiba. And yun, ma-adjust mo kung ano yung power na gusto mo na sasakto para sa sweet spot mo. Then pagdating naman sa mouthpiece natin or dito sa may pad, komportable naman siya gamitin dahil mapapansin natin pa-flat talaga siya. Then ngayon i-test naman natin siya. So gagamitin ko siya ng sagad na power niya and gagamitin ko siya ng MTL. Ang gamit kong juice dito is 50 mg salt nick. Okay, so since wala tayong firing button mga ipuff, yun nga, asa lang siya dun sa auto draw. And dalawa yung butas natin kabilaan. So, masasabi ko, sa pag ginamit natin siya ng MTL, hindi siya ganun kasikip. Nasa ano siya eh, medyo loose MTL siya. Pwede mo rin siyang gamitin ng restricted direct lang, na tuloy-tuloy yung paggamit. And pagka hindi ganun kalakas yung pagkakahigup mo sa kanya mga ipuff, katulad sa ibang mga pad na kapag nakaasa lang sa auto draw, minsan parang nawawala-wala yung fire natin. Pero yun, sa akin, nagagamit ko naman siya ng maayos. So, katulad ng ginagawa ko dati sa ibang pad ko mga ipuff, ayan, katulad yan kasi kabilaan yung butas niya. So ginagawa ko na lang, tinatakpan ko yung isang side. Medyo magle-less na yung luwag ng air holes natin. So test natin siya. Alright, so sa vapor nakita nyo naman kung gano'ng kalakas. Siyempre di tayo mag-expect ng gano'ng kalakas sa mga MTL na pad. Pero pagdating naman sa flavor, nandun mga ipuff yung throat heat, solid. Masasabi ko maganda yung pagkakagawa rin nila dito sa coil nila mga ipuff. Kahit medyo nakukulangan lang ako ng konti sa init mga ipuff. Katulad dun sa review ko ng Shell, parang konting-konti sa para sa akin, kailangan pa magdagdag ng konting init or power doon sa device. Pero depende yun sa tao mga ipuff. Meron ng mga tao na ayaw naman ng mainit yung paggamit. Pero sa akin, kahit siguro itaas pa nila ng konti. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina mga ipa, pwede natin siya gamitin ng restricted direct lang. Pero hindi ko gagawin ngayon sa video na to kasi 50 mg yung nakalagay sa akin dito na juice sa loob. Then pagdating naman sa design na ginawa nila dito sa may dial na to mga ipa, parang sa pagkakalam ko sila pa lang yung gumawa nito ngayon. Sa akin, ito pa lang yung device ko na pad na merong ganitong klase ng dial para i-adjust yung wattage natin. So sa akin, okay lang naman yan kahit wala na siyang screen kasi at importante na adjust natin yung power na gusto natin. Alright, so yun mga ipuff, overall ang masasabi ko sa device na to is napaka-simple lang niya. Pero yun, kahit simple lang siya, kaya niya mag-deliver ng flavor at throat heat talaga na solid rin. Wala nga lang tayong adjustment sa airflow natin. Pero yun, meron naman tayong adjustment para sa power natin. So yun, makukuha mo yung saktong power na gusto mo. And yun na siguro para sa video na to mga ipuff. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Vape safe!